And now, here's your host, live from Dubai, former broadcaster, book author, motivational speaker, and professional voiceover announcer, Rico Cardoniga. There are two choices for us humans to live life. The first alternative is to live a life by design, and the second is to live a life by default. If you live a life by design, you have a desired end in mind, as Stephen Covey would put it in his Habit 2 of the book, The Seven Habits, begin with the end in mind. You program every steps that you are making just to make sure that the things that you do on a daily basis would lead you to where you want to be in a specific time. That means you have a deadline, you have a timeline for you to realize the outcome that you would like to have. On the other hand, living a life by default is totally the opposite. You just go with the flow, no plans, no direction in life. You just find joy dwelling in your comfort zone. In crowd one, we can enumerate achievers who live a life by design and not living a life by default. They grabbed the opportunity with a sense of urgency. In other words, they made a choice in their lives. Magandang araw, mga ka-crowders. Nagbabalik na naman ang inyong coach live dito sa Dubai sa ating podcast, Journey to Financial Freedom. At ang bisita natin ngayong gabi ay kilalang kilala. If you are always watching movies back there in the Philippines, kung nandun kayo at kung andyan ka sa Pilipinas, sigurado ako. His name rings a bell. Kilalang kilala. He carved a name as the director of the films, Pulis Probinsiya. Nandito ako, David Balondo ng Tondo, Pita Terror ng Caloocan, Lucas Abelardo, Magdaleno Orbos, Talahib at Rosas, sugo ng Tondo, makamandag na damo. Naku, maraming gustong manood yan, di ba? Basagan ng mukha, masamang damo at marami pang iba. He also served as the vice mayor of San Antonio in Nueva Ecija. Our featured achiever this week, kilalang kilala, Direk Kaka Balagtas, live from the Philippines. Direk, magandang gabi! Yes po, magandang gabi sa programa nyo, Kuya Rico. Ito po. Ako, napakaswerte ko, Direk, no? Bihira lang sa mga sikat na direktor na katulad mo ay magbigay agad, even at short notice. Oh, yung iba, kailangan pa. Inform 1 week, pero si Direk Kaka Balagtas, grabe. Oh, yung commitment niya to share his journey to the crowd family. Batiin mo muna yung mga downlines at mga kaibigan mo, Direk. Sa ating mga downline po at saka sa upline natin, si Ma'am Risa Capino, tapos si Ma'am Ray, tapos si Ma'am Dors, ang mga, ito po yung mga nagtuturo sa akin, ano, at kung paano makapag-present ako at makapag-share. Sila po yung naging kasama ko at tinuruan po ako. Sinama ko po yung pamilya ko. Tapos yung mga kamag-anak natin, ano, mga kaibigan, yung lalapit na kaibigan, sinama po natin at ngayon ay member na ng Crowd One. Ayun, ayan, yung mga artista na kinakausap. So, yung mga artista ang kinakausap ko, eh, gusto ko silang isali rin dito kasi alam nyo, ang pelikula sa ngayon ay talagang mabigat, ano? Hindi siya, kumbaga, kasama ng pandemya. Nagka-pandemya rin ng pelikula. Walang sinihang kasi, Rico, kaya talagang talo ang industriya.
So, ganun man, kailangan nating mabuhay, kailangan nating lumaban at magpakatatag. So, yan. Yung mga walang yan buhay, talaga ang dapat nating gawin, Direk. Gusto ko palang pasalamatan, Direk, yung 001 natin, yung Grand Upline. Our Grand Upline, Miss Jeanette Torres, for always supporting us. Actually, itong kuha natin, yung live podcast natin ay nagawa dahil sa inspirasyon galing sa kanya. Kaya maraming salamat, Miss Jeanette Torres. Opo, maraming salamat, Ma'am Jeanette. Alam ko po, tinutulungan niyo ako, kaya nagpapasalamat po ako ng malaki. At okay po yung ano natin. Kaya ginagawa ko naman po ng paraan na yung gusto niyo magawa ko, magawa. Ano? Tumutulong po kayo sa industriya at mga kasama natin sa pelikula. Sa inyo, Ma'am Jeanette Torres, I love you po. Thank you po. Alam mo ba, Direk, na pag marinig ng mga tao yung pangalan mo, no? Ang na-register lang sa kanilang isipan, yung pananaw nila ay yung kasikatan mo, pero hindi nila alam kung paano ka nag-umpisa. Kaya inasmuch as this is your story, umpisahan natin, Direk, no? Paano ka napasok sa show business? Ano ang una mong role bago ka naging director? Ayun. Alam niyo, Coach Rico, ako yung isang anak magsasakarin, ano? Mahirap lang din kami sa probinsya ng Nueva Ecija. At ako nangarap. Sabi ko, pag nanonood kami ng pelikula, sabay-sabay kami magkakapatid kuminsan. Sabi ko, isang araw, binabantaan ko yung screen. Isang araw, magsasama-sama tayo dyan. Sila Jess Lapid Jr., ay sila Jess Lapid Sr., Fernando po, sila Max Alvarado, sila lahat na ano, sila John Aristorenas. Alam nyo, kasasabi ko noon, nangyari po eh. Naging una akong lumuwas ng Maynila. Tapos sa meron ako naging kaibigan sa, ayan, sila Pongpong. Naging kaibigan ko yan sa likod ng Garcia Building. Ang likod ng Garcia Building, andun lahat nakatambay ang mga stuntman. At andun din ang maraming opisina ng mga taga-pelikula. Lahat ng mga Santiago, andyan sila. So, yung pangarap ko, bago ko narating, takot-takot na hirap muna. Kasi syempre, para ka maging stuntman, ay kailangan mong mag-insayo. Una, tagatawa ako ni Dolphy at saka ni Nora Honor doon sa Kaming Matatapang ang Apog. Extra po ako doon. Ang kinita ko ay 20 pesos. Ano? Tapos kinuha pa yung 10 pesos ng nagtagadala. E 10 na lang. Pero nung panahon po na yun, yung 10 pesos malaki na. Kasi ang mga construction worker, 4 pesos pa lang noon. So, talagang yung paghahangad, ano, yung mga mithiin ay nagkakaroon ng daan para matupad. Yung inumpasyahan ko, yung pakikisama, at yung pagdasal-dasal, yung mga dasal, simba, lahat, hingi sa Diyos, yun ang dapat na hindi nakakalimutan kailanman ang isama mo yung Diyos sa pangarap mo at tutulungan kanya. Sasabayan kanya, iaangat kanya pagka nagpapakumbaba ka. Ayun, ang nangyari, naging stuntman ako, insayo sa luneta. Bakbakan doon. Suntukan, tapos talunan, ano? Naging kaibigan ko si Pablo S. Gomez, yung sikat na writer. Tapos yung kapatid na si DJ Salonga. Yung mga yan ang nagturo sa akin para umangat pa. Stuntman ako, tinuruan ako magsulat sa comics. So, nakapasok na ako noon sa Tagalog Classics, kung ano-ano mga comics po dyan sa Quezon City. Ano? Tapos, nakapagsulat ako, nabili yung isang comics ko, na wakasan, ano? Mandurugas. Nabili, sinama ko ng ibinente sa sarili ko. Ginawa ko ng
assistant director ako, pagka hindi nyo binili yan, hindi nyo kinuha yan, ayoko, hindi ko bebenta yan. So, ganun. Yan ang unang naging scriptwriter, ano? Pero yung hirap dun sa pagiging stuntman kasi kabayuhan. Kailangan mabayo ka. Diba? Suntukan. Kailangan marunong ka kasi pag hindi ka marunong, tatamaan ka ng suntok ng bida, tulog ka. Diba? So, yung pinagdaanan ko lahat yun na Coach Rico. Tapos, siyempre, hindi maalis yung mga away-away, ano? Mga inggit-inggit sa pelikula. Eh, dahil noong panahon na yun, eh, kailangan din, matapang ka. Hindi naman pwede yung duwag-duwag ka, pihing ka. So, kailangan yun. May basagan ng mukha ron, yun ang nangyari, no? So, ano nga naging director, Direk, no? Ano ang una mong film na doon na discover ang pagka-director mo? Eh, kasi ginawa namin ni Direk yung Posadas, yung Desperada. So, nasa Naik Cavite kami, nakita ng producer na ako nagpapagalaw dun sa artista. Ako nagtuturo. So, sabi ng producer, marunong ka ba, kaya mo na bang gumawa ng pelikula? Eh, sabi ko, opo, kasi ako naman ang nag-script yan. De, ako rin ang mag-script ng gagawin ko. Binigyan ako ng pagkakataon. Sabi niya, sige, yung susunod na pelikula, ikaw na mag-direct. Assistant po ako ni Jun Posadas niya. So, binigay ko yung script. Ang title ko po, eh, Alindog. Pero, silang pelkawang ko. Napakaganda naman ang title, Direk, Alindog. Parang nakakabuhay ng inaantok. Yan ang una kong pelikula, Coach Rico, yan ang una kong pelikula, Alindog. Ano? Yan ang una kong ginawa. At kasi parang istorya ng isang babaeng ginahasa tapos pinatay, nagmulto. Di ba? Gumawa ako ng mga para matakot ang tao at magkaroon ng sense of, di ba? Pinalakol ko sa puno ko yung lubid. Tapos umangat yung tao, nahuli. Tapos nilagay ko, direksyon, kaka. Ayun, gano'n na nag-umpisa. Nung mag-direct ako na yun, yun na, hindi na ako bumalik sa assistant. Dire-diretso nang naging director ako. Siguro ang ginawa, ang marami ko nagawa, Coach Rico, mga 60, ano? Tapos, alam mo, kung meron lang sa atin ang katulad nung sa Crowd 1 na residual bonus at sa pelikula naman eh kung nagkaroon ng royalty, eh siguro sa dami ng ginawa kong pelikula, baka hindi na rin ako, baka pensyonado na ako sa pelikula rin, ano? Curious lang ako, Direk. Magkano ba ang kinikita ng isang director, Direk, no, sa isang pelikula? Eh, nung panahon namin, bata pa, ano pa yon? Nag-umpisa ako ng 30. Mga sexy isang araw, Direk? Or per 30 per din isang pelikula, ganun. As director. So, tapos, naging 50. Tapos, nung kumita, mga nakilala, naging 150, naging 300, naging 500. Ganon kasi. Sa Biba kasi, ganon din ang contract. Una, 150, 200, 300, 400. Ayun. Kung 10 pelikula yung ginawa mo, hanggang makarating ka rin sa mataas na presyo. Yan talaga ang bunga ng pagsisikap, no? Anything can happen. Kaya nga, ikaw, Direk, mismo, nagpapatunay yung sinabi nila na all things in this world are created twice, no? Una, sa utak natin. Remember na yung dinuduro mo yung screen ng TV na makikita tayo dyan, di ba? At yun ang una, no? So, yan ang talaga. Example na. Nagkasunod-sunod na pelikula ko nung gawin ko yung Alindog. Pagkatapos doon, ang dami kong ginawa, Bohemio, Kaagaw, Katalik, yung mga sexy.
So, pati pala sa sexy kwan direct na napasaba ka rin. Ayun na sexy lahat ng umpisa. Kasi 1986 yon. 1986 umalis si Marcos, 'di ba? Yan. Oo. Tapos October, ayan, puro nag-direct ako October 1986. Iyon ang kasikatan nila. Maria Manibog, yung mga Maria Manibog. Latalo si sexy actress, ayan, i-direct natin doon. Butit, hindi mo nakakuan si Alona Alegre. Oh, di ba? Ah, wala, si Alona noon, hindi naman siya lumabas na ng ganun. Ah, okay. Ito, sila Myra Manibog, sila sa Cecil Castillo. Myra Castillo, yan. Oh. Sila Lampel Powangco. Ah, yun ang mga maiinit na pangalan nung year na yun. Sila Kok. Ayan. Direk, you also serve as the vice mayor of San Antonio in Nueva Ecija. Paano ka naman napasok sa politika, Direk? Nung 2000, mahina ang pelikula, no? Ang ginawa ko kasi mga action, kila Eddie Garcia, kila Ramon Revilla, si Philip Salvador, no? Si Cesar Montano, si Roi Vinzon, ginawa ko ng mga pelikula yan. Eh, nung dumating yung mga year 2000, humingi na ang pelikula, nakakumbinsi naman ako rin sa Nueva Ecija na lumaban na vice mayor. Natalo ako nung una. So, okay lang dahil parang naglaro. Anong pangalawa, naging ano naman, nanalo na ng 2 terms. Ang tagal ko rin yung ano, mahirap din kasi kilala ka nga tapos hindi ka naman umuwi madalas, no? Eh so yun ang kulang, dapat din andun ka kung sila ay nangangailangan makakalapit sa iyo. Eh kung wala ka, hindi talagang nagiging ano rin, yun ang nagiging hindrance doon. Kaya nung manalo ko, nag-serve ako ng 2 term. Eh kaya lang ang dapat mayor, ano? Kasi marami kong gustong gawin, hindi ko magawa kasi vice mayor ka lang eh. Pag sinabi mo sa mayor, parang naano pa mayor sa iyo, walang pera, lahat. Wala tayong budget diyan. Eh syempre hindi masunod yung gusto mo. Eh kung ikaw ang mayor, gusto kong batiin yung mga nanonood sa atin, Direk. Althea Melioso from Saudi Arabia. Merong mga binabanggit. Hindi ko yung isang nag-comment kasi hindi ko makikita kasi hindi nag-click doon sa StreamYard. Eh. So gusto niya batiin si Needs Adarchi. Binaligtad ito. Mars Moreno, Linlin Faliardo, Lynn Gabin, Angeline Gabin, Malin Cypros, Mekalin Sueco, Ferlin Lanorias, and Rodora Agipocholo. Siguro mga kilala mo Tesla Direct, no? Kasi nanonood sa atin eh. Meron pang isang viewer from Bacoor, no, na hindi ko lang makikita talaga yung names nila. With your status as director, Direct, at at the same time politician, sigurado ako na meron ng mga lumapit sa iyo in the past offering the lucrative business of multi-level marketing. Would you like to share with us your exposure on this industry, Direk? Marami akong kaibigan kasi sa dyan. Isa pa, kung mo madaling makausap, madaling lapitan, marami akong nasamahan na MLM. Pero hindi naman kasi ako nagtutok dahil sa pelikula nga, di ba? Ang yung asawa ko, si Inday, ang ibabayad ko tapos siya ang mga magtatrabaho. Pero hindi rin niya na nagustuhan masyado. So ako, yung mga karanasan ko doon, sa DXN, sa Royal, kung saan sana, sa Pernsey. So sa lahat sila, hindi ko naman sila naasikaso kaya wala akong regrets na sila gano'n, no?
So, ang totoo, yung huli nga, meron pa ako ngayon, tapos, eto na yun sa atin, crowd one, ano? Paano mo nakilala ang crowd one, Direk? Meron kasi akong kaibigan na kinukuha ko para ron sa aking MLM na pinagtatrabahuhan sa sila JIT. Ako na ako eh. Sabi niya, sa akin ka na lang, dito ka pumunta sa crowd one. Sabi ko, meron na akong inaano, pero paliwanagan mo ako. At pag nagustuhan ko, then mag-pay in ako. Ayun, na pinaliwanagan ako, nagustuhan ko, crowd one. Unang-una nga yung siguro, dahil talagang miss ko yung pension, ano? Hindi ako nagandahan sa pension. Direct me nanonood sa atin na nagpapakilala na talaga ang mayaman na Winnie Cruz. So, ito yung dating OFW na Donia na ngayon, no, na hindi niya na-achieve yung pangarap niya as an OFW, but with Crowd One, she attained financial freedom. So gusto kong batiin. Shoutouts to Winnie Cruz and her family as well. Winnie Cruz, baka kapatid ni Bilba Santos. Ay, Winnie Santos. ito, dati kasi siyang OFW Direct. Alam nyo kasi talaga sa crowd one, ano, yung financial freedom at saka yung passive income na yan, yung residual bonus, yan ang talagang tayo, mga Pinoy, ano, yan ang kailangan natin talaga. At ako, si Inday din, yung asawa ko, yan ang gusto niya kasi nagtapos siya ng sa pamantasang malapit sa ano, nagtapos siya ng BS costume, ano. Pero hindi niya nagamit kasi nung panahon nga na yun, sumikat naman ako mag-direct. Okay. Nagamit. Nag-anak kami, apat, dire-diretso yun. Kaya ang anak ko, apat ngayon, tapos yung isa, nagdi-direct na rin sa pelikula. Ay, maganda. Yung babae pa mahilig, assistant director nagmana. Siya ngayon. May nagmana sa iyo, Direk? Nagmana. Yung babae, nagmana. Yung mga lalaki, hindi. Yung aking isang anak na lalaki, yun ang konsyel sa San Antonio, tatlong term. Yun. Yung isa naman, nurse. Yung isa, may sarili siyang business na ano, yung Leo's Crispy Pata. Ayan. Ay, nako. Masarap ang pakinggan. Lang Inday, oh, ang, hindi lang masarap pakinggan. Masarap ang tikman. Masarap talaga. Direk, meron lang akong isang itanong sa'yo. Kasi bago ka nag-start sa business ng Crowd One, nung in-invite ka, sigurado ako na mainit, maraming issue, no? Hindi ka ba nag-re-research direct na ano ba itong Crowd One, no? Bago ka nag-say yes? Anong klaseng magsisiyasat ang ginawa? Hindi ko na naitanong kay ano yun eh, kay Jerome Alpeche. Hindi ko na natin natanong yun kasi hindi na ako nag-iimbestiga. Basta nagustuhan ko, sumasali na lang ako. Yun ang ginawa ko. Tapos nagtatrabaho ka ako sa sila JIT at saka sa Andro Plus. Ayan dalawa na yan, ano? At ang kinukuha ko siya para isama ko doon kasi nakita ko maganda yung gamot. Talagang nakakagaling. Hindi yung manluloko, hindi panluloko lang. Nakakagaling talaga yung sila JIT. Nagaling din sa India. Yan. At saka ano, yung Iba talaga. Kaya nasa sinaaya ko siya. Ang problema nga, ako yung kinwentuhan, ako yung naaya. Ako, nasa man. kasi kaibigan ko yun, ang taga-pelikula, nung nag-shooting kami doon sa Lubo, Batangas, kasama ko siya roon. Siya yung kasama namin. Kaya ako yung nakuha niya. Hindi siya nakuha ko. At ngayon, ito yung pinakamaganda, Direk. Kasi kahit ikumpara mo yung mga compensation plans ng ibang multi-level marketing, walang tatalo sa 7 ways to earn ng Crowd One. Ilang buwan mo na feel, Direk, na nagresulta yung effort mo sa Crowd One? Na nakita mo na, kumita pala ako? 7 days lang eh.
Pair of locks, nakuha mo agad? Oo, 7 days. Kasi sabi sa akin, ano, in 14 days, pag nakakuha ka ng 4, libre na isa. Eh, pinagsasabi ko rin sa ano ko, kinuha ko yung asawa ko, tapos kinuha ko yung anak ko, tapos sige. At then, naka-pair of locks ako, 4. Oh, tapos na ang usapan. Asawa at anak ko, tapos dalawang kaibigan. So, nailagay namin, ano? Kumita meron tayong kaibigan ng, watching from Toronto, Canada. Nabawi ka agad ng ah. Nabawi ka agad ng puhunan. Direk, hindi ka ba affected sa issue doon sa SEC or SEC sa atin? Noong mag-share ka nitong opportunities, wala bang nagtanong sa iyo ukol sa issue na yan? At paano mo yan na-overcome? Oo, marami nagtanong sa akin. Tapos mga kaibigan ko pa na galing na sa grade 1. Tapos sabi sa akin, iskam yan. Kami nga galing na dyan, hindi kami kumita dyan. Kasi wala kaming nakuhang yung ibinayad namin, hindi naman wala kaming nakuha, sabi niya. Eh ang tanong ko, eh nagtrabaho pa ba? Ano ba ginawa mo? Eh sumali lang, kaya lang yung upline ng hindi nagpaliwanag ng maayos ng upline. So yun ang naging dahilan, hindi sila, hanggang ngayon wala sila, andito, kausap ako. Eh sinasabihan ko naman, totoo to, legit ito, kung hindi legitimo to, hindi ito aabuti ng 42 million. Eh ngayon 44 na. 44 na. Diba? 44 na direct, no? As of today, 44 diba? Million. At saka si Ma'am Tanya, at saka si Ma'am, 'di ba, si Ma'am Tanya Montenegro. Eh hindi sasali yan kung ano, sila Lito Bruet. Oo. Oh. So, paano nagsisali yan? Iyan ang proof na totoo talaga ito. Oo. At saka si Ma'am Janet, ayun ha, siya yung buhay na patutuo ha, sa president, magiging ambassador na. No? Oo, yun. Before the year ends, wala na, ambassador na yan. Direk, ano yung top 3 rejections na na-encounter mo? Oh, top 3, let's just mention the top 3. Ano yung mga top 3 rejections? Marami yung ayaw nila, hindi ako sumasali sa ganyan. Yan. Ayaw ko ng multi-level marketing, ayaw ko ng networking. Hindi ako sanay dyan. Tapos, check na scam lang yan. Alam mo ngayari sa'yo kakanya. Yun, sabi sa akin. Eh, sabi ko, eh sige, basta tingnan nyo, bukas baka lawa, kung kailan yung baka mataas na ako, eh, saka pa kayo sasama, sayang. Ngayon pa lang, eh, pag-aralan mo. Kasi kung ito scam, ano? Yan lang naman yun, eh. Scam kayo ng scam. Ayaw nyo sa MLM. Eh, sa pamilya mo ba, eh, yan lang sa inyo. Ano na yun, eh, di ba? Networking na, eh. Mula sa ama mo, sa nanay mo, sa mga anak, kapatid mo. Sa, eh, yan na, eh. Diyan ang nag-umpisa, eh. Sabi ko, eh kung si ito si Henry C, ilalaki ba yan? Kung hindi dahil sa networking. Networking din lahat ka ko yan. Meron so, tayong nanonood. Oh. Sabi Direk, oh, powerful, go, Direk Rhea Manibo from Italy. Oh. Yan. Opo, yan. Kaibigan ko rin po eh. Yan po yung ano ko, yung mga nagtuturo sa akin, Rhea Manibo. Tapos mag-asawa sila si Coach Joronel, ano? Oo. Tapos si Risa Capino at saka si Romy Capino, mag-asawa rin. Parehong direktor na yan, eh. Kaya sabi niya, taga ka lang. Eh, sige po, sabi ko, wala namang problema. Sanay naman ako kasi nag-umpisa ako sa ganun, eh. Diba, yung hirap ko, ano, ako'y pumunta ng Maynila, diba? Eh, pre, kung portion mo, eh, 9-siha ka lang. Doon ka lang sa pamilya mo. Alam mo naman sa 9-siha, kailangan sama-sama pamilya. Eh, lumayo ka ron. Eh, di, yung pagtulog pa lang sa Maynila, eh. Di ba? Yung pagtulog pa lang doon, mahirap din. Eh, yung Direk, kumisan, alang makain, di ba? Manila.
Paano mo napadami ang downlines mo, Direk? Paano mo na-share ang opportunity sa ibang tao? Kinekwento ko kasi sabi ko, etong crowd one, ano, isa lang ang makuha mo eh. Ito lang life trends ka ako, sapat-sapat na eh. Kung marami kang kaibigan na, di ba, marami kang kaibigan gustong pumunta sa ibang masa, tapos naibok mo. 25% ang kikitain mo, isang ka naman nakakita ng ganyan. Eh kung 500,000 ang naibok mo sa 500,000, sa 25%, di ba, meron kang 125,000. Eh samantala, 6-6 lang yung ibinayad mo, di ba? Tapos kung sisipagan mo, ako, manap ka ng apat, tapos yung apat na nakuha mo, turuan natin humanap din ng apat. Sila, apat-apat. Kapag kaya, nakakuha na nila yung kanilang fear of loss, sisipagin na yan. Diba? Ibig sabihin, talagang hindi lokohan, talagang totoo. Diba? Eh kaya lang naman yung iba, eh talagang nadala. Kasi marami naman talagang MLM na, sige, bibuild ka ng tao, marami ka ng tao, saka mabubuwag, saka magsasara. Yun ang mga sumira. Eh pero, ang dapat kasi, inaaral din, kasi tingnan mo yung, sino ba tong MLM na to? Sino ba si crowd one? Ano ba? Eh pangalan pa lang ng crowd one, eh, isipin mo, sa crowd na nga eh. Eh kung ikaw eh, ibig sabihin, inaandog ito ni founder Jonas Eric Werner para sa mga crowd. Ha? Para sa maraming crowd. Diba? Oh, hindi ko lang mabasa kung may pinag-comment direct. Ang crowd, hindi naman sa mga yaman eh. Ha? May nag-comment crowd, pero hindi kailangan kung kanino ito. Pero sigurado ako, Team Europe ito eh. Shout out po, crowders, Filipino community globally. So let's go, go, go! Oh, at saka Direk Kaka, oh, nag-mention. That means na, manito, isa sa Team Europe members, no? How important is a prospect list sa negosyo natin, Direk? Kailangan yun, nakalist at para pag lumakad ka sa umaga, alam mo na yung pupuntahan mo. Kailangan nakalista kasi sa panahon ngayon, ang gumastos lang na maglakad ay mabigat na. Hindi katulad noon. Eh kasi pandemic, pag lumakad ka, may gastos. Lahat bayad. Nag-taxi ka. Tapos wala ka namang kinita. Di ba? Masakit siya. Masakit siya dibdib yun. So, ang idea lang, magkwento. Padala ng... Ayan, ilista mo. Tapos sino ba yung mga kaibigan mo sa Facebook? Kung 5,000 kaibigan sa Facebook, eh mapadalan mo lang araw-araw na kahit, di ba? Eh di siguro naman, kung may sumaling isa, kaya lang, hindi nga talaga sumasali lahat eh. Ayaw nila. At hindi sila katulad ko na na-amaze ako dun sa residual bonus. Kami niyang asawa ko na na-amaze kami ron kasi hindi nga kami nakapag hindi kami nakatikim ng bonus sa ano ng kamukha sa kamukha sa gobyerno yung 6 years wala namang makukuha karon na bonus wala kang makukuhang ibig sa 6 years sa crowd one direct wala na eh kung sa crowd one in 6 months naging director ka eh di meron ka ng Pwede na mag-retire, Direk. So, ang ina nagbibigay ng lakas ko kung bakit ako man eh. Siyempre, may mga sira na. Naninira talaga sa crowd one kasi marami namang kalaban. Eh, kaya lang, eh, siyempre, lilimiin mo rin, aralin din. Eh, kung ito talaga eh. Kung halimbawa na lang na naging scam. Halimbawa, eh, yung ba naman 6,000 na inilaban mo ng parehas eh, ano ba masama kung matalo, di ba? Eh, nakuha mo na nga, dahil kasi kumuha ka ng apat, nakuha mo na yung 6,600. Kumita ka pa ng 1,300. Di ba? Sobra pa eh. So, ngayon eh, nakakuha ko ng apat na para sa yung ating super
na supercharged. So, eh, meron ako isang natitirang gold. May gold Direk, ako ron. Pwede ko ipamigay. Ano ang advice ang maibigay mo, Direk, sa mga member ng Crowd 1 na nanlalamig na at nag-urong solong? Ayun nga, yung mga kaibigan ko rin na nanlamig at urong sulong, sabi ko, bumalik kayo, sayang naman yung pera nyo. Ang tanong, makakabalik pa ba sila? Ngayon, sa mga iba naman, yung sa ngayon, yung mga bago, yung andyan sa atin ngayon, kasama kong kaba, pare-pareho kami yung mga bago, huwag natin sukuan, ha? Lumaban tayo. Subukan mong humanap ng apat, tapos ano mo, baka bawi na yung ano mo. Ibig sabihin, wala ka bang kaibigang apat? Wala ka bang nakasama sa buong buhay mo kahit apat na tao? Ako? Diba? Huwag ka susuko kung sumali ka. Tapos pagsali mo, atras ka. So pag umatras ka, yung meron kang bilangga na mas mabilis ang kitaan. Pero ang kailangan dito, tiyaga lang eh, no? Sa dami ng tao, 10 milyong Pilipino na lang ang pilit nating isali rito sa Crowd 1, 10 milyon. Araw-araw mo, makakausap mo, kahit 3 lang, makakausap mo, may sumaling 2, isa. Di okay na. 10 milyon, gaano kalaki yun, karami. Hindi lang naman 10 milyon ng mga Pinoy, 120 milyon na tayo. Yung 20 million man lang, malalaki na lahat yun. May mga trabaho na yun. So, sa umpisa, talagang yun, dahan-dahan lang. Unti-untiin natin ang labang kasi pagka yung bigla-biglang bumagsak sa'yo, baka bigla-bigla rin na wala ka. Kung itong binabanay-banay mo ang paglalakad, pakikiusap, basta hindi nakakasira, wala kang tinatapakan at maayos kang lumalakad, kumakain ka ng mahusay, hindi galing sa kung ano-anong kautuan, ano. Basta itong tama, wala tayong ano dyan. Game lang dapat ang kaisipan. Sasamahan ka ni Lord, wag mo kakalimutan si Lord eh. Isama mo. Tapos, maglagay ka ng account mo kay Lord para nang pag nagkakasakit ka, pwede kang mag-withdraw. Sasabihin mo kay Lord, Lord, nagpapakabuti naman ako sa iba, may sakit ako, pagalingin mo nga ako. Diba? And then, nakaka-withdraw ka, hindi yung wala ka naman iniwan ng account, gusto mong mag-withdraw. Maglagay ka muna ng account sa Diyos. Pag meron ka ng account doon, pag nagkasakit ka, mag-withdraw ka, okay lang. Yeah. Diba? Kailangan natin maging pogi, Direk. No? Pogi. Presence of God inside. Oh, importante 'yon. Oo, para mas lalo tayong kikita kasi itong Crowd 1 opportunity, ito yung hindi matutumbasan ng iba. Kaya nga crowd, 'di ba? Meron akong meaning ng crowd, Direk. Crowd as in creating residual opportunity working digitally. Oh, may meaning ng crowd. No? Yan ang clear na clear. Diba? Kaya nga crowd eh. Ito para sa crowd, ano? Itong Crowd 1 para sa crowd. Ngayon, itong Crowd 1 ang gumagawa ngayon ng mayayaman. Ang mayayaman, hindi naman papasok dito ng talaga eh. Yung marihirap na pumasok ay yung mayaman. Kaya nakita, ang daming millionaire na ron sa mga pumasok na Pinoy. Diba? O so, crowd lang yun eh. Kamukha ni yung pulis, si Boss Ron ba yun? Si Mon Gunoy, ate. O, kita mo yung pulis, nag-resign. Kikitain ba niya yung pulis siya? Hindi ba? Baka makagawa ka pa ng mali. Pagka, samantalan dito, wala kang gagawing mali eh. Diba? Ang ikwekwento mo lang eh, papasa mo lang, i-invite ka. O kung ayaw, huwag mo pinitin. Baka pag nilagpasan mo eh, bukas baka lawin, siya naman ang humabol sa'yo. Kaka, sama mo ko dyan. Diba? Ganun lang. Positive lang ang kaisipan, huwag yung ilalagay sa negative.
Oh, so yun ang maipayo natin doon sa mga baguhan at sa mga katulad kong nag-uumpisa pa lang. Ano naman yun, ang advice ang maibigay mo, Direk, sa mga tao na noong binigyan ng pagkakataon na makapag-umpisa sa negosyong ito, ang sagot nila ay, matanda na ako niyan. I'm too old for that. Anong masasabi mo, Direk? Anong advice ang maibigay mo? Ang advice ko rin sa matanda na ako, ako ata pinaringgan mo, mas matanda. Matanda na rin ako, pero ang totoo, ang huli ko, nung gumagawa akong script, ayokong sumunod sa uso. Ang gusto nila, bumili ka na ng laptop para mabilis kang magsulat. Ang gusto ko pa rin, tinitipahan, no? Doon ako nasanay. Matigas ang ulo ko, hindi ako sumunod. So ngayong talagang uso na, ngayon ako naghahabol. Kasi kung pa kinuha yung uso, yung itong laptop, cellphone, kung pa ginawa yung cellphone, bumili ako ng cellphone na maganda at ginamit ko na, sana hindi ako late ngayon. So ang nagiging problema sa matanda na, yung late, ano? Nali-late na sa pamukha sa cellphone lang eh. Hindi na tayo makapag-cellphone. Gusto na lang natin tumawag, ano? Dito sa laptop, hindi na rin tayo makapag-laptop kasi kung wala yung bata, kasi nga hindi natin inaral. Matigas ang ulo natin na hindi na makakusya. Ganito talaga. Ito na lang atin. Ayun nga, akala ko yung pelikula hindi mawawala eh. Pinaglalaman kay pelikula noon eh. Sabi ko, hindi mawawala. Kailangan yan eh. Basic. Basic na yan eh. Nakita mo na wala talaga. Dahil kasi nga, naging bago yung... Ang dami kong kasamahan na cameraman, ano? Assistant director. Ang dami rin director na nawalan ng trabaho. Kasi hindi sila makasunod dun sa new technology. Na ito yung mga... Bading, ano? Yung mga bading ang maraming sumikat na kasi talagang ano sila, inaral nila yung bagong technology. Attend sila ng attend ng seminar. Workshop. Ayun. So kaming mga ano, naiwan kami na luma yung estilo. Hindi, lumilipad na yung drone eh. Hindi pa, kami hindi pa lumilipad doon. Yung camera works namin, ano, kumbaga, na-late talaga. Imbis na paliparin mo yung drone, o dito tayo, ha, mula rito, magpuputukan kayo hanggang tulay. Ang gagamitin natin drone, walang anuhan yan, isayuhin natin, ha, para makita naman lahat. O, yun. Hindi, ipinilit namin, hindi, top shot lang tayo. Dito tayo yung camera, ha, wala nang ano yan, doon sa kabila isa, sa gitna yung isa. Para lahat kita. Ayun, late yun. Dapat yun, tumatakbo yung drone, nagbabari lang kayo. Diba? Huli ko na nakakuha yan. Kaya, na-late man ako, pero nakapag-a-adjust. Sa Direk, may tinanong ako. Direk, in 10 months time, that means 10 months after sa buwan na ito, anong rank ng crowd one ang tinatarget mong maabot? Director. Okay. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Director, in 3 months time, ayan, sabi ko sa sarili ko, in 5 months. Director. With ako. Your connection, Direk, kaya yan ng 2 months. No? mga artista, mga singers, di ba? Ang problema nga ay takot sila sa MLM. Pero okay. Pag nakita nilang umakyat ako sa LMA, ano lang na to, pag nakita nila yung susunod na sila. May mga maraming kaibigan kasi na yung alam mga mo, bangers. Yung mayroong wait and see attitude, Direk, no? Inaaya ko nga si, ano, sabi ko kay Direk Leo Martinez. Direk, sumali ka sa akin sa crowd one kasi andun yung mga director na, andun yung ganun. Sabi niya, busy pa siya. Pero alam kong maisasama ko rin, ano?
Ay, kaya mo yan. Mga ibang mga iniimbitahan ko, although wala naman silang ginagawa, pero takot sa networking. Siguro, someday. Takot sila sa networking. Pag nakita nila ako yung networking kayong masenso, di ba, itong ginagawa ko, gumanda, doon palang maniniwala, di ba? Direk, nakakatawa. Takot sila sa networking, pero hindi sila takot sa not working. yun ang talaga. Hindi sila takot sa tambay working nila. Kasi, tsaka na magugutom kayo, di ba? Pagka nakatambay ka lang, wala kang ginagawa, hindi naman ako nasanay ng ganun. Yung iba, nung araw kami, pag walang shooting, doon na kami sa inuman. Meron doon sa Quezon City, merong isang inuman ng mga artista doon, yung Ihaw Balot Plaza. Kasi malapit lang. Air Force One ka na rin pumupunta eh. Malapit lang siya sa ano. Malapit lang siya sa Magnatec. Kasi yung Magnatec, doon lang, yung editan. yung Air Force One, lahat halos doon, napasok na natin yun kasi ayun na yun ang lamang ng sa director ka, kahit sa ano naaaya ka. Di ba, yung artista mo, inaaya ka ron, sa Air Force One tayo. Sige. kung sawa ka na sa Air Force One, doon sa classmate mo na tayo. Kung sa ang malalaking hotel, yun. Napapasok kasi. Direk, sa ngayon na bago yung activities mo at yung financial status mo because of Crowd One, sino ang mga kaibigan mo, Direk, na gusto mong pasalamatan? Una-una si Jerome Alpeche kasi siya yung nagsama sa akin. Si Ma'am Risa Capino, si Ma'am Rhea, si Ma'am Dors, si Ma'am Luzmen, ano? Ito yung mga nakasakasama ko. Tapos sila, si Lee. Si Manager Lee, you know? Si Lee Ramos. Yung mga nakasama ko, sila Monica Escalona, yan. At nang birthday ni Ma'am Risa, nagpunta kami sa Batangas. Doon kami nagsama-sama, nagkwentuhan. Kaya marami na rin ako naging kaibigan na taga Crowd One. Kasi naman ako yung palakiibigan talaga rin naman ako. At sa edad kong 71, dapat na yung masaya lang. Di ba? Hindi na, para hindi na ma-stress. Ayun. Oo. At ito na yung magandang activities na gagawin para hindi tayo ma-stress. At ang kagandahan nito, Direk, is we are helping other people achieve their dreams as well. No? Yes. Ang problema lang kasi is mayroong mga iba talaga na poor pa rin. Bakit poor? Kasi passing over opportunities repeatedly. No? Binigyan mo na ng pagkakataon pero hindi pa sinunggaban. Kaya poor pa rin. No? Passing over opportunities repeatedly. Ano ang final advice na maibigay mo, Direk, sa mga nag-alinlangan pa na mag-start ng business sa Crowd One? Alisin na yung negativity nila. Tigilan na yung negative. Yung mga, bakit ako sasama niya, ganito. Lubayan na nila yun kasi sa lahat po ng nasa nakikinig, ano, sa amin ni Coach Rico, sa lahat po ng member ng ating Crowd One, ano, isipin po natin ang Crowd One ay para sa atin kasi crowd tayo eh. Hindi naman tayo mayayaman eh, di ba? Yung mga mayayaman, hindi nasali yan sa crowd. Ngayon, yung mga yumayaman ngayon ay galing sa crowd. Di ba? Kaya dapat, yung mga negative, yung mga nagne-negative diyan na nakarinig lang ng sinabi na scam yan. Okay, scam nga yan. Kung na tayong sumali dyan, scam. Hindi po scam ang Crowd One, ano? Kung scam po ito, hindi naaabuti ng 44 million ngayon. Yun po ang masasabi ko sa mga nagne-negative.
tigilan na po natin kasi pagka puro tayo negative, eh magugutom tayo. Ngayon, mag-positive naman tayo. Puro positive naman gawin natin, konti lang negative. Di ba? Kasi hindi na naman tayo mabubuhay na puro positive lang. Hindi rin tayo mabubuhay na walang bakterya. Kailangan natin ng bakterya. Hindi pwede good bakterya lang. Puro good. Kailangan din may bad. So yun din, ang kailangan lang papanalunin natin yung good kung nakikita natin good. Di ba? O iba tayo sasama kung hindi good. E kaya nga tayo sumasama, good. Maayos. Yeah, ibig sabihin, meron tayong pupuntahan. Hindi yung nakaupo ka lang. Hindi yung iinom ka lang, tapos na yung gabi, babalik ka, tutulog. Sa umaga, routine na yung trabaho mo na inom, kain, tulog. Di ba? Ito, routine din natin, kwento, tungkol sa crowd one, yung may sumali, kikita ka. Di ba? Ito yung, sumali, dapat, imbis na chismis ang ikuha natin, spread. Let's spread the good news about crowd one. Oh, ito yung maganda. Kaya nga, kumuha ng dalawang Marites. Baka, ibang attachment na naman pag masubraan tayo ng aabot tayo ng 10 Marites niyan direct sa influence mo. Kasi ang Marites kasi dito sa industriya ng pelikula, yung madaldal at chismosa. Oo, siyempre. Kaya ang Marites. O de, ito, i-chismis niya yung crowd one para kumita siya. Kesa yung kwento siya na kwento ng di ba? Kasi kailangan hindi siya bitter at saka patola. Yung mga negative. Yung mga negative, bitter. Bitter sa buhay pagka negative ka. Patola ka pagka kwento ka ng kwento, walang kabuluhan, ano? So, yun lang po. Wala naman pong, ang unang-una po eh, maging mapagpakumbaba ka. Kasi wala namang nagpakumbaba na namatay doon sa pagpapakumbaba. Kesa yung maging mahangin ka, di ba? Oo. Pag mahangin ka, maraming magagalit sa iyo. Pag nagpakumbaba ka, maraming maaawa sa iyo. Di ba? Yan lang po ang sa akin pong palagay, sa akin tingin, ano? Sa inabot ko na rin nere sa hirap at ginhawa, lalo na siguro yung may mga pangyayari kasing mahirap kainin, ano? Talagang masakit. Kaya lang, pagka nilapit mo sa Diyos, nawawala yung sakit mo, tinagpis. Yun talaga. Ang Diyos lang talaga. Ang wala nang ibang makakatulong sa atin. Kaya nga, sabi ko, no, we should be pogi always, no? Presence of God inside. Direk, maraming salamat for your time, no? Ako, believe na believe talaga ako sa iyo, Direk, kasi at short notice, no, hindi ka talaga nag-say no, no? At sa ganitong oras, considering na nako sa ang haba na ng usapan natin. Katulad po ni Ma'am Janet, ano? Ma'am Janet Torres, siya rin, naghihirap din siya para makarating doon. Tinutulungan tayo, maghihirap din tayo para makasunod tayo sa kanya. Oh. Yan lang po naman yun. Kamukha naman tayo ngayon. At tumutulong talaga siya. Milito Bruet. So, yan. Sabi ko, mga hindi lang tayo nag-abot kasi mas nauna sila nag-artista kaysa ako. 86 kasi ako eh. Pero kasi sa Biba ko sila sa Regal. Ayun, kaya lang nagkasama-sama. Saka ang ginagawa ko, action sexy. Pagka yung binarel, nahuhulog sa kama, di ba? Yan ang magandang mag-extra direct, no? Pag yung mga ganyang, ganyang film, di ba? Habulan ng kabayo, yan. Yung mga ganyan. Ang ginagawa ko, puro bakbakan eh. Kasi, yung mga love story, wala ako nung kasing ginawa. Puro action. So maraming salamat again, Direk. Gusto kong I'd like to end our session, our episode with this podcast by reminding you of the words from Bill Gates. Sabi kasi ni Bill Gates, no, if you were born poor, hindi mo kasalanan 'yan.
Pero pag mamatay kang mahirap, ay kasalanan mo yan. Bakit? Iyon. Kasi we are gifted by God with two eyes to see the unlimited potentiality surrounding us. Binigyan tayo ng dalawang kamay para sunggaban ang opportunity with a sense of urgency. Dalawang paa para we can network with positive-minded people, no? Dalawang tenga para makinig sa mga advices ng mentors, coaches, at successful people. At yung utak para ma-weigh natin, no? Matimbang-timbang natin kung ano yung nararapat na opportunity para sa atin na hindi makakasira sa relasyon ng bawat tao, at puso to pay it forward. Kaya dapat, no? We need to take advantage. Let's unleash the winner in us. Maraming salamat, Direk, for joining us. Yes. And send my regards. At ang iiwan ko naman doon sa ating mga tagapakinig, ano? Lahat ay narinig. Lahat ay may wakas. Ang pinakamaganda nating magagawa, sumunod tayo sa utos ng Diyos na siya nating dapat gawin. Yun po. Salamat po. Magandang gabi po, Coach Rico. Maraming salamat again, Direk. From the bottom of my heart, maraming salamat at saludo ako sa inyo. Bye-bye. Financial freedom is just a click away. Log on to www.crowd1.com for a life-changing opportunity converting your mobile phone into an income-generating device and earn euros even at the comfort of your homes. Crowd1, number one in the Alexa rank for MLM industry, now in 175 countries, giving people an opportunity to achieve financial freedom. In just 3 years, we're now reaching 40 million members and growing fast. Crowd1 is powered by our mother company, Impact Crowd Technology, based in Madrid, Spain, with offices in Stockholm, Sweden, Johannesburg in South Africa, Malaga, Spain, London, England, and our global center based at the Arinco Tower in Dubai. Crowd1 was founded by Jonas Werner and managed by the CEO, Johan Westerdahl. We are a digital marketing platform partnering with affiliate companies, giving you digital products, Live Trends, Mindo, Mixter, Planet IX, Multi Wallet, and many more. Crowd1 gives you the best compensation in the industry with the 7 ways to earn. Fear of loss bonus, streamline bonus, long-term residual bonus, educational package sales bonus, matching bonus, customer referral bonus, and active user pool. Our achievers are living proof that Crowd1 changed their lives, earning euros, gaining financial freedom. To highlight our top achievers, Crowd1 Goal Getter Network brings live a podcast titled Journey to Financial Freedom. For you to watch the next episode of Journey to Financial Freedom and other live segments of Rico Cardoniga, be a part of the Facebook group Crowd1 Goal Getter Network.